Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon, aming ibabahagi ang ginawa naming pagsusulat sa nobelang pinaglahuan ni Faustino Aguilar. Pangkat ng mga tigasuri ng nobela: Chino G. Ogalesco, Jovelyn Alcanzo, Maribel Halimaw, at Maria Cristel Gabo. At ang mga nilalaman ng aming pagsusuri sa nobelang pinaglahuan. Una ay ang panimula. Nakapaloob dito ang puri ng panitikan, pagkilala sa may akda, layunin ng akda. Sa pangalawa ay ang pagsusuring pangnilalaman. Nakapaloob dito ang tema o paksa, mga tauhan, tagpuan, balangkas ng mga pangyayari, at kulturang masasalamin sa akda. Pangatlo, pagsusuring pangkaisipan. Nakapaloob dito ang kalagayan o ideyang taglay ng akda. Estilo ng pagkakasulat ng akda. Sa pang-apat ay ang teoryang ginamit. Dulog, kritisismo. Sa pang-lima ay ang buod. Malikhaing paglalahad ng buod ng akda. Uri ng panindikan na ginamit sa aming pagsusuring akda. Ang nobela. Akdang Buhay o Katham Buhay ay isang mahabang kwentong fiksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Mayroon itong 60,000 hanggang 200,000 salita o 300 hanggang 1,300 pahina. Noong ika-18 siglo, naging estilo nito ang lumang pag-ibig at naging bahagi ng mga pangunahing henerong pampanitingan. Ngayon, ito ay kadalasan may estilong artistiko at isang tiyak na estilo o maraming tiyak na estilo. Mahabang makathang pampanitan na naglalahat ng mga pangyayari na pinagahabi sa isang mahusay na pagbabalangkat na ang pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng magkatunggali sa kabila. Isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkakasunod at magkakaugnay. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Pagkilala sa may akda. Si Faustino S. Aguilar, ipinanganak noong 15 ng Pebrero taong 1882 sa Malate, Maynila, ay isang Pilipinong nobelista, mamahayan at revolusyonaryo. Nasa kainitan ng kabataan ni Faustino Aguilar nang dumating dito at sakupin tayo ng mga Amerikano. Nasaksihan mismo ni Faustino Aguilar at nadama ang pagmamalabit ng mga dayuhan sa mga manggagawang Pilipino. Stricto ang mga Amerikano sa pagpapasunod sa mga batas ng paggawa. Subalit, kulang naman ang mga manggagawa sa mga kagamitan. Nakita niyang aping-api ang maliliit na manggagawa. Wala silang mga karapatan at dignidad bilang isang tao sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Ito ang nagtulak kay Faustino Aguilar upang maitulat ang nobelang Pinaglahuan. Sa nobelang ito, binuhay ni Aguilar ang pagdurusa ng kaluluwa. Naging tagapaglahad siya ng katotohanan at tagamungkahi ng kalutasan. Sinasabing si Faustino Aguilar ang kauna-unang tumulat ng nobelang panlipunan. Ang ilan pang mababanggit ng mga nobelang sinulat ni Aguilar ay Lihim ng 10, Busabos ng Palad, Nangalunod sa Katiyan, at Patawad ng Patay. Binawian ng buhay si Faustino S. Aguilar taong 1955. Dumako naman tayo sa layunin ng may akda. Ang layunin ng may akda ay maipakita at masalamin ang mga masalimuot na kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Amerikano. Mga pangyayaring nagaganap sa lipunan, batbat ng karasan at kawalang katarungan. Pinapakita rin dito ang impluwensya ng pera at kapangyarihan na kung saan kayang baluturin ang sistema at katotohanan gamit ang salapi. Karagdagang layunin ng may akda. Dahil sa pangyayaring ito na nag-udyok upang mailathala ang akdang ito upang malaman
ang pag-aalipusta sa mga mahirap at ipakita na may yamang tao at may kapangyarihan ang siyang nanginibabaw sa lipunan. Ngunit sa gitna ng hindi magandang pagtrato sa mga Pilipino, may nangibabaw na pag-iibigan na hindi bumabase sa estado at katayuan sa buhay, bagkos ang puso't damdamin ang siyang nanaig. Layunin din ng may akda na maging matapang tayo at huwag mahayaang tapakan ang ating pagkatao at huwag magpapatinag sa mga makapangyarihang tao. Sa halip, ipaglaban ang karapatan at ipaglaban kung ano ang tama at mabuti. Tema, ito ay isang nobela na isinulat ni Faustino Aguilar na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng lipunan. Pinapakita dito ang dalawang klase ng pamumuhay sa lipunan. Isang buhay at kalagayan ng mayayaman at sa kabilang banda naman ay buhay ng mahihirap. Kwento din ito ng dalawang taong nagmamahalan na nasa magkaibang mundo. Ang lalaki ay mahirap at ang babae naman ay galing sa mayamang pamilya. Mga tauhan, Luis Gat Buhay, isang binatang may 24 na taong gulang, ulila at siyang nagkakalinga sa kanyang mga kapatid na pawang mga babae. Walang ibang inaasahan kundi ang kanyang sahod sa buwan-buwan. Eduardo Gutierrez o kilala sa tawag na Danding ay nag-iisang anak na dilag ni na Donicanor at Doña Titay. Siya ay 17 taong gulang, maganda, mabait at masunuri na dilag na umiibig din kay Luis Gat Buhay. Pinilit itong ipakasal sa mayaman na binata na walang iba na si Victorino Rojalde. Dahil sa pagkakaroon ng utang ng kanyang ama, ay siya ang naging kabayaran. At dahil siya ay anak lamang, sumunod siya sa kanyang mga magulang na tinuturing niyang pangalawang Diyos sa lupa. Doña Titay, ang ina ni Danding, na siya rin pumilit sa kanyang anak na magpakasal ito kay Rojalde. Inang hindi marunong tumingin sa kaligayahan ng anak na ang iniisip lamang ay ang mga salapi. Dupelas, Ginoong Barrietos at Balani, ang mga malalapit na kaibigan ni Donicanor at Rojalde. Roman, ang kutsero ni Rojalde na may pilat na minsang pinalo siya ni Rojalde na malaki rin ang galit sa mga taong mayayaman dahil sa pagkamatapobre. Dr. Quating, o kilala sa tawag na Tortuato, nakilala ni Rojalde sa isang okasyon. Ramirez, kawani sa isang bahay kalakal. Bagwes at iba pang kasamahan nito. Kasamahan ni Rojalde sa isang bar. Carlos, isa sa mga kutsero ni Rojalde. Nora Justina, pinsan ni Luis na nilapitan nila para sila'y makahingi ng tulong upang lubos na makalaya si Luis. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi man lamang sila natulungan. Aling Toyang, ang siyang gumagabay sa pamilya ni Luis kahit na ito ay matanda na, sila ay inaalagaan pa rin at siya rin ang gumawa ng paraan para makalaya si Luis sa bilibid. Mga babaeng kapatid, mga kapatid ni Luis na mga babae na umaasa din sa kanyang kita. Binay at Matilde, dalawang pangalan na bantog sa kamay nilaan. Gunday, naglilingkod sa tahanan ni Rojalde, ang siyang naging tagapagluto din. Mang Semo, isang matandang naging tauhan din ni Rojalde nang minsan din ay pinalayas na parang isang hayop. Kung kaya't malaki din ang kanyang galit sa mga katulad ni Rojalde. Pedro, isang tagasunod din ni Rojalde na siya ring dahilan ng pagkakulong ni Luis Gat Buhay sa bilibid. Mr. Kelbridge, may-ari ng bahay kalakal na pinagtatrabahuhan ni Luis, na siya ring tumistigo laban kay Luis
sa pagnanakaw sa tahanan ni Rohalde, sa kadahilanang malaki rin ang ganyang galit dahil sa pagtuturo ng kung ano-ano sa mga manggagawa. Ginoong Candelaria, isang hamak na pinuno sa isang dukhang lalawigan na may balangkas sa kanyang pagpapatakbo ng kanyang lungsod na ipadakip umano ang mga punong labas. Benitez Draga, isang punong lalawigan na maibigin sa bayang siyang bumili na may 10 baril sa isang sakim na pinunong hukbo. Tagpuan, sa panahon ng pag-aari ng salapi ang ginagalawan ng mga tauhan sa nobelang pinaglahuan ni Faustino S. Aguilar. Isinilang si Faustino Aguilar noong 1882 at sinabing lumaki sa kaligirang mapag-isip at mapagtanong. Unang nalatha noong 1907, nakatuon ang nobela sa epekto ng kapitalismo sa yugtong iyon ng kasaysayan. Ang hirap na binubuno ng karaniwang tao sa harap ng kapangyarihan ng puhunan laban sa paggawa. Ayon kay Belinda S. Santos, ang kasaysayan ang mismong tagpuan ng nobela. Nagsimula ang nobela sa paglalarawan ng maraming taong nakatayo sa lansangang Cervantes at naghihintay sa pagbubukas ng dulaang opera upang daluhan ang malaking pulong na iyon sapagkat, ayon kay Aguilar, bayan ang tumawag at bayan ang dumalo. Subalit nabigo ang taong bayan. Hindi pumayag ang may-ari ng teatro na ipagamit ito sa kanila dahil sa pag-iwas na masangkot sa pag-uusig ng pamahalaang walang tainga sa panawagan ng bayan upang makamtan ang kalayaan mula sa mga Amerikano. Hindi naman nawala ng loob ang nagsidalo. Nagpaibang araw sila, ipinagpaliban lamang ang pakikibaka. Sa gitna ng kwento, sa pag-iibigan ng magkasintahang Luis at Danding sa hindi inaasahang pagkakataon, nais ng magulang ni Danding na imaikasal ito kay Rohalde. Labag ito sa kalooban ni Danding sapagkat tunay niyang iniibig si Luis. Gayunpaman ay hindi naman kayang talikuran ang kanyang magulang upang tumalima dahil sa pagkakautang ng kanilang pamilya kay Rohalde kung kaya't naisipan na ipakasal na lamang ito kay Rohalde. Dahil sa galit at selos kay Luis ni Rohalde, sinulsula nito ang kapitalismong Amerikano na tanggalin sa trabaho si Luis. Hindi pa rin nakontento si Rohalde sa kanyang ginawa, kung kaya't naisipan niyang pagbintangan ito na nagnakaw ng malaking halaga, dahilan para makulong si Luis. Dahil naman sa malaking pagsabog sa bilangguan, isa sa nadamay si Luis na dahilan ng kanyang pagkamatay. Kulturang masasalamin sa mga akda. Ang pinaglahuan ang isa sa mga nobela na nailathala ni Faustino S. Aguilar na naging tanyag sa panahon ng mga Amerikano. Naisulat ito ni Faustino S. Aguilar sa panahon ng mga Amerikano sa kadahilanang hindi naging maganda ang pagtrato ng mga Amerikano sa mga Pilipino. At sa nobela din na ito, matutunghayan natin kung ano ang naging estado ng mga mayayaman at ng mga mahihirap, lalo na sa salapi na siyang umiikot sa buhay ng mga tauhan. Sa kabilang banda, ang pag-ibig ng mga dukha sa kani-kanilang mga pamilya ay walang kapares. Ipinakita sa nobela na mabahiran man ang kasamaan, ang kanilang pagkataoy lalaban sila upang patunayang tao pa rin sila. At nagmamahal sila ng tunay. Isang halimbawa ang nakasalamuha ni Luis
sa bilangguan. Sa pahina 200 na pinagdamutan sa kwarta ng kanyang Panginoon. Hindi dapat maging mapagsamantala ang mga nakakataas sa lipunan. Marahil sila ay maituturing na makapangyarihan dahil sa kanilang salapi, ngunit mangingibabaw pa rin ang moralidad at asal ng isa kung maituturing may dukha. Mga kaisipan o ideyang taglay ng may akda. Ang kaisipan o ideyang taglay ng mga akda ay makatotohanan at may kabuluhan. Katangi-tangi din ang ideya ng may akda dahil sa paggamit niya ng konbensyonal na banghay ng pag-ibig. Upang harapin at suriin ang bagong realidad noon na pananakop ng mga Amerikano at kaakibat ang pagpapahalagang materialism at kapitalista. Ang estilo ng pagkakasulat naman ay nakabase ito sa tunay na pangyayari sa buhay. Maayos ang pagkakasulat ng nobela ng may akda dahil naibahagi niya ang totoong nangyari sa lipunan ng kanyang kapanahunan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang akin naman po yung tatalakayin ay teoryang ginamit dulog kritisismo. Una, realismo. Lumilitaw sa kwento ang teoryang realismo sapagkat ipinaglalaban dito ang katotohanan kaysa sa kagandahan. Ito rin ay karanasan at nasaksihan mismo ng may akda sa kanyang lipunan kung kaya't nailathala ang akdang ito. Ang nobelang pinaglahuan ay hango sa totoong buhay dahil sa mga karanasan ng may akda na ipinapakita ang totoong kalagayan ng mga Pilipino sa kamay ng pamumuno ng Amerikano. Pangalawa, socio-holical. Sa nobelang pinaglahuan, lumilitaw rin ang teoryang socio-holical dahil sa kalagayang sosyal. Ang pamumuhay ang sitwasyong nag-uudyok ng kaharasan, karasan at nagtutulak sa mga tao na gawin o pagbintangan ang hindi naman nagawa ng isang tao. Matupad lamang ang nais tulad ng ginagawa ni Rohalde kay Luis na ito ay siraan sa kanyang pinagtatrabahuhan at pagbintangan na magnanakaw ng salapi. Kung kaya't ito ay nakakulong, layunin ng teoryang panitikan na ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may akda. At ang pangatlo naman po ay Marxismo. Pinapakita sa nobelang pinaglahuan ang pagtutunggali o paglalaban ng mayaman at mahirap. Ang mahirap na inaapi at lugmok sa kahirapan, samantalang ang mayaman ay patuloy ng yumayaman at lahat ng nais ay naisa sa katuparan gamit ang pera at kapangyarihan. Sa nobelang ito, laganap rin ang iba't ibang klase ng sugal sa pangungunan ni Don Nicanor tulad ng sabong, karera, huweteng, monte at bilyar, na isang patunay na maraming nagagawa ang pera at kayang balukturin ang sistema ng lipunan. Buod ng nobela. Nang umagang yaon ng 19 ng Oktubre ng 1990, ang maluwag na lansangan ng Cervantes ay nagsisikip sa tao. Walang maluwag-luwag kundi ang pinakagitna na tiyampin na naglalagusan ng magagarang karwan, kalesa at kalising kinasasakyan ng lalo pang magagarang mga magino na kung hindi sa mga pulis na nagbabantay roon ay nangag-utos marahil sa kanilang kutsero sagasain ang gayong kakapal na taong nakakaabala sa kanilang paglalakad. Nagsimula ang nobela sa paglalarawan ng maraming taong nakatayo sa lansangang Cervantes at naghihintay sa pagbubukas ng dulaang opera upang daluhan ang malalaking pulong na iyon sapagkat ayon kay Aguilar, bayan ang tumawag at bayan ang dumalo. Subalit nabigo ang taong bayan, hindi pumayag ang may-ari ng teatro na ipagamit ito sa kanila.
dahil sa pag-iwas na masangkot sa pag-uusig ng pamahalaang walang tainga sa panawagan ng bayan upang makamtan ang kalayaan mula sa mga Amerikano. Hindi naman nawala ng loob ang nagsidalo. Nagpaibang araw sila, ipinagpaliban lamang ang pagkikibaka. Samantala, sa paghihintay rin sa pulong na iyon, nagtagpo sa unang pagkakataon ang pangunahing tauhan ng nobela. Si Luis Gatbuhay at si Don Nicanor Gutierrez. Ama ng kanyang kasintahang si Eduarda, mas kilala sa tawag na Danding, at kilalang may kaya sa lungsod. Sakay ang Don ng kanyang karwahing walang habas at paragasang dumaraan sa Cervantes. Pinigil ni Luis ang karwahe sa pagsisikap na huwag masagasa ng mga taong nagtitipon sa harap ng dulaan. Nagpatuloy ang nobela sa pagdating ni Don Nicanor sa kanyang bahay sa Tayuman, kung saan ginaganap naman ang isang piging. Naroon ang ilang kumakatawan sa naghaharing uri noong panahong iyon. Si Victorino Rojalde, ang mga ngalakal at kapitalistang aral sa lalong mabibisang paraan ng pagpapatubo na natatauhan niya sa madalas na paglalakbay sa pinakamasiglang sentro ng komersyo sa buong mundo. Si Juancho Balani, kilalang Sugarol. Si Manuel Barrientos, ang madrasaling notary na pikit matang kung magpakalango. At si Nora Titay, ang may bahay ni Don Nicanor na lagi siyang nag-aasikaso sa ganong uri ng panauhin, kainan, inuman at pagtusughal. Ang inatupag ng maraming piging na iyon, malaking katumbalikan ng naganap sa mga bagong naghintay sa harap ng dulaang opera. Isang gabi pagkaraan, nagtagpo ng lihim sina Luis at Danding sa tahanan ng huli. Ipinaalam ni Danding sa kasintahan kung paanong ipinagkasundo na siyang ipakasal ng kanyang mga magulang kay Rojalde. Inamin ng dalaga na bagaman mahal niya ang binata, hindi naman niya matatalikuran ang kanyang tungkuling tumalima sa mga magulang na itinuring niyang pangalawang Diyos dito sa lupa. Nang ipuspos si Luis sa ganitong narinig sa katipan, subalit wala siyang magawa kundi tanggapin ang pasya nito. Sa halip na si Danding ang sisihin, sinabi niya ang salapiang ngumusga ng kanyang karapatang angkinin si Danding dahil karaniwang empleyado lamang siya. At ang pananampalataya ang umagaw sa laya ni Danding na piling pakasalan ang lalaking minamahal. Noong gabing iyon, nagliwalay ang magkatipan ng nagkakaunawaang walang kahinat ng anuman ang kanilang pag-iibigan. Dalawang araw pa lamang ang nakaraan, si Don Nicanor at Nora Titay ay nag-usap na ng masinsinan tungkol sa kung paano mapipilit ng huli ang anak na si Danding na tanggapin ang pagpapakasal kay Rojalde. Idiniin ng lalaki sa asawa na hinding-hindi niya mapapayagang makasal kay Luis ang dalaga. At wala nang higit na mahigit pang dahilan kaysa pagpapautang niya ng 10,000 piso kay Rojalde upang tanggapin ni Danding ang pag-ibig nito. Nagtagumpay naman ang layo ng mag-asawa, nang mismong si Rojalde na ang nagsadya sa tahanan ng mga Gutierrez upang ipaalala sa doon ang kanilang napagkayarian. Hindi tinatantanan ng ina ang anak hanggang hindi napapayag na pakasal sa mayamang mga ngalakal. Sa buwan ng Mayo, itinakda ang pag-iisang dibdib na naging pakasal ng usap-usapan ng balanang nakilala sa pamilyang Gutierrez at sa ngalang Victorino Rojalde. Mula nang mapabalita ng opisyal ang pangyayaring ito, araw-araw at gabi ang ginagawang pagdalaw ni Rojalde kay Danding. Sa malaking kabiguan ni Rojalde, hindi magawang pagpakitaan ni Danding ng mainaman lang na pagtanggap ang binata. Sa halip, ipinamukha niya rito ang katotohanan si Luis na nakaraniwang kawani lamang ang kanyang iniibig at kailanman. Walang anumang pag-ibig na maasahan si Rojalde sa kanya. Napakapait ng katotohanan ito para kay Rojalde. Unang-una, sapagkat mahal niya si Danding at likas lamang na ihanap niya ng tugon ang pagmamahal nito sa dalaga. Ikalawa, sapagkat malaki na ang puhunan niya kay Danding bukod sa pagkakautang ng ama nito sa kanya. Nakabili na siya sa santana ng magiging tahanan nila ng Danding na sandaling makasal sila. At nalaman na ito ng magagarang kasangkapan at kagamitan. At ikatlo, sapagkat kalat na sa kanilang mga amigo ang tungkol sa kanilang kasal ni Danding. Ang pag-uong sa gayong usapan, bukod sa pagiging kahiya-hiya, ay hindi na makatwira. Natapwat, hindi rin naman maaaring ipasantabi na lamang ng isang kasingyaman ni Rojalde ang gayong kapalaran. Hindi ito mapapayagan ng matinding niyang egoism at ng labis na pagdaramdam sa tuwing maalalang kailanman.
hindi siya may ibig ng babaeng kanya namang pinakasalan. Paghihiganti kay Luis ang kanyang nagiging alternatibo. Sa isang piginga sa Malacanang, nabuo ang balak ni Huarte. Dito kasama ang mga may mataas na posisyon sa pamahalaan at ang kanyang mayamang malalakal na Pilipino at Amerikano. Kinausap ni Huarte si Mr. Kirsberg, ang may-ari ng bahay kalakal na pinapasukan ni Luis. Sinulsulan ni Huarte ang kapitalistang Amerikano na natanggalin sa trabaho si Luis. Dahil sa pagmumulat nito sa mga manggagawa ng tungkol sa di makatarungang palakad ng Amerikano sa sariling kumpanya. Pinatawag nga ng minsan ni Mr. Kilberg si Luis. Sa naganap na pagtatalo nila tungkol sa puhunan at paggawa, nag-init ang ulong una at nagwakas ang lahat sa pagpapaalis kay Luis sa kanyang trabaho. Hindi pa rin nakisaya kay Huarte ang pangyayaring ito. Lalo't na't ulit-ulit na tinatanggihan ni Danding ang kanyang pag-ibig. Sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan sa sota niya si Pedro na binayaran niya ng malaking halaga. Nakalikha siya ng pakana upang palabasin pinagnakawan siya ng dalawa. Ang resulta nakulong nga sa bilibid si Luis sa bintang pagnanakaw, subalit bigo at bigo si Huarte hanggang sa wakas. Pagkatapos ng maringal na pagkikipag-isang dibdib niya kay Danding at pagkapanggaling nila sa pagliliwaliw sa bansang Hapon, pagkaraan lamang ng 7 buwan, nagtilang na malusog na sanggol na lalaki si Danding. Hindi mawari ni Huarte kung paano niya magiging anak ang gayong kalusog na bata, gayong 7 buwan pa lamang silang nakakasal. Sinanggunin niya si Dr. Reyna at napatunayang hindi nga 7 buwan lamang ang bata. At nang maunawang hindi nga siyang ama ng sanggol ni Danding, halos mabaliw siya sa pagkamuwi kay Danding at kay Luis. Halos lumipad ang diwa niya pagkaunawaan siya na nagtataglay ng maraming salapi at ari-arian ay nakapag-asawa ng babaeng walang kapag-ibig-pag-ibig sa kanya at siya ay tatawaging ama ng sanggol na hindi kanya. Samantala, 7 buwan na rin nakpipi si Luis sa bilibid. Kilala na lamang siya sa bilang na 5.7 points. Doon, tuwing gabi, ilang ulit niyang pinagmumunian ang walang katwirang pagkaparool ng maraming pangtulad na. Sa araw naman kasama niya ang marami pang tulad niya. Sa araw naman kasama niya ang marami pang kapwa bilanggo na nagtutulong-tulong-tulungan sa pag-aayos ng mga kalsada ng Kamaynilaan. Nagtuloy-tuloy naman ang kaguluhan ng isip ni Huarte hanggang sa tangkain niyang patayin ang anak ni Danding. Subalit nagising ang ina at nabigo ang lalaking wala namang malamang gawin sa labis na pagdaramdam sa kapalarang kanyang sinapit. Tuliraw siya ng napakalubog-lubog sa panintilim. At sa kabila ng paghihiyawan at pagkakagulo dahil sa tunog na nagaganap sa malapit sa kanyang tahanan, wala siyang pagkatinat. Sa kabutihang palad sa tulong ng mga kaibigang dumalo na ilabas siya ang kanyang pamilya sa nasunog na bahay. Bagaman nakaligtas si Huarte at ang kanyang pamilya sa sunog, hindi naman nasagip ang magarang bahay ng mga lakal at anuman na salapi at mamahaling palamuting na roon. Labit din na sindak si Danding ng pangyayari kaya tapos na ang sunog. Pagaman may tibok ang kanyang pulso ay hindi pa rin siya pinagbabalikan ng malay. Si Huarte nga na nabaghan naman sa kalagayan ng minamahal na asawa ay nagbalik sa sariling bait. Kasabay ang magulang ni Danding, si Dr. Reyna at ilang kaibigan, hinintay magkamalay ang maputlang-maputlang ina. Sa kabilang dako na saksihan din ng grupo ng mga bilanggong kinabibilangan ni bilang 5.740 o si Luis, ang malaking sunod na naganap. Sa kanilang panonood, may biglang sumabog na dinamita na ginagamit nila pagbubutas ng kalsadang inaayos. Nakasama sa bilang na tinamaan si Luis, at samantalang hinintay nila Huarte ang muling pagkakamalay ni mahinang-mahinang si Dandy, nalagutan naman ng hininga ang bilanggong bilang 5.740.